Balik po tayo sa mga balita sa Pilipinas. Patong-patong na reklamo ang posibleng kaharapin ng driver ng kotseng ng Araro ng 15 sasakyan sa Maynila. 8 ang sugatan dyan. Balita hatid ni Jamie Santos. Sa kumpulang yan, makikita ang isang lalaking nakadapa matapos makorner ng mga nasa lugar, kabilang ang isang off-duty na pulis, matapos araruhin ang ilang sasakyan at tao. May ilan pang nakasalampak sa kalsada, ang iba duguan pa. Habang wasak ang ilang sasakyan, kabilang ang kotseng itim ng suspect, ang galit ibinunto nila sa suspect. Nakontrol ang tensyon pagdating ng mga pulis. Kwento ng traffic enforcer, pinara niya ang driver ng kotse na nakilalang si Anthony Martin dahil sa disregarding lane marking. Pero hindi po siya tumabi, tumakbo po siya. Malapit na po sa power tap nung makausap ko siya. Ngayon, nung kinakausap ko, baka may droga ka dyan o kaya baril. Bakit ka tumatakbo? Binuksan niya yung bag niya, tinaas yung kamay, sabi niya wala. Tumakas ulit ang suspect at doon ay may inararo siyang tatlong sasakyan. Isa sa mga nabangga ay si Kriston na tumulong na rin sa paghabol sa suspect. Yung bumbero po, kinakausap na siya, tinatanong kung may baril siya. Wala naman, nagtaas ng kamay. Tapos nung umalis yung bumbero, bigla po siyang nagpumilit na naman umalis. Yun, humarurot na po siya. Pag harurot, hinabol na po namin. Nang aktong makukorner na at kakausapin na ng enforcer para kuhanan ng lisensya, humarurot daw ulit si Martina. 5,000 lang sirang multa noon nung kanya naging traffic violation. Ngayon, hindi ko lang malaman ngayon. Ma-expect ngayon kung ilang daan babayaran niya. Sa dami ho ng motorista, mga motoristang sakay na nakasidente niya. Dinala sa traffic unit ng Manila Police si Martin na ang paliwanag sa nangyari. Sana lang po nag-accelerate yung kotse. Hindi ko po mapigil. Hindi ko po. Bigla na lang po nag-accelerate kahit nakabitaw na ako. Dire-diretso pa rin siya ay huminto. Pwede po siyang makasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and multiple damage to properties. Jamie Santos, GMA News.